Magsitayo na po ang lahat. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon si San Lucas, Ebanghelista, sumulat ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tayo po ay magsisi katulad ng panawagan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtagtaglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergameno. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaitanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Ang sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Amen.
hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatihan kanino man. Pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapagkat inanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magtiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Narinig ninyo kung paano ang Panginoong Hesus ay nagsugo ng 72 pang mga alagad. Namili na siya una dito ng 12 na kung tawagin ay apostol. Ngunit, pagtagal-tagal, nangailangan siya ng katulong pa. Bakit? Siya na rin na nagsabi, malaki ang ani, kakaunti ang mag-aani. Manalangin kayo sa may-ari ng bukirin na magpadala pa ng aani. Kailangan ko pa ang manggagawa. Yan ang sabi ng Panginoon. Mga manggagawa na mag-aatid ng kapayapaan, mga manggagawa na mag-aanunsyo, ang paghahari ng Diyos ay malapit na sa inyo. Kailangan ang manggagawa. Kailangan noon. Lalong kailangan ngayon. At kung sinugo ng Panginoon ang 72 pa noon, ngayon, isinusugo niya hindi lang 72, kundi kayo, ako, tayong lahat, isinusugo ng Panginoon. Turo ng simbahan sa atin, nung kayo at ako'y binyagan, tayo ay isinugo ng Panginoon.
na maghatid ng magandang balita, katulad ni San Lucas at katulad ng 72 na hinirang ngayon. Isipin ninyo sumandali, kung isa kayo sa mga hinirang ng Panginoon at sinabi halimbawa, Simon, halika. Roman, halika. Vicente, halika. Hindi ba kayo matutuwa? Hindi ba niyo itutuling malaking karaniwan na karangalan na tawagin kayong personal ng Panginoon? Tiyak, matutuwa kayo. Hinirang ako ni Jesus. Pwes, sa totoo lang po, kayo't ako hinirang din ni Jesus. Personal tayong hinirang. Kailan? Noong binyagan kayo, noon tayo binyagan, hinirang din tayo ng Panginoon. Hari nawa naman, matuwa tayo. At hindi lang matuwa, kundi gumawa upang sa ganon ang paghahari ng Diyos ay maparating sa mga tao, maihatid sa kanila ang kapayapaan. Deboto kayo, tayong lahat, ni Jesus Nazareno. Matuwa tayo, tinirang tayo. Ngunit, tayo din naman ay maghatid ng magandang balita katulad ni San Lucas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sama sa pamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na iniyayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Sabihin natin, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propisyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway, makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Pagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa aming sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inianda namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligang katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo rito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa ako. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na maraming ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus.
hiniling namin kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Pagay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ipagkalumuhan tinanggap namin sa pagmong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balitang pinangaral ni San Lucas sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilangin yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng lumahimain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umay kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.